Good day, guys! So, for today's video, pag-uusapan natin ng service campaign o Toyota recall for front shock absorber sa Avanza, Veloz, at Yaris Cross. Ang nakakapagtaka lang dito, bakit sa DTI nanggaling yung advisory or naglabas man ng Toyota, bakit sa DTI natin unang narinig? Diba? Minus 1 point for Toyota. Oh, bibili ka rin lang ng bagong sasakyan, di ba? May quality control. Dapat na-check na yun. So anyway, ayan, pag chinek nyo yung Toyota app, nakalagay naman dyan, front shock absorber not no expiry. So buti naman. So dinala ko yung sasakyan ko sa Toyota at pinaservice ko to. Wala naman siyang bayad. So nakausap ko rin yung nila, yung chief mechanic. So yung shock ng sasakyan, meron niyang bolt tatlo. Isa sa taas, tsaka dalawa sa baba. So yan ang checkin nila ngayon yan. Sa taas niyan, yung shock, may isang bolt dyan na malaki, tsaka dalawa sa baba. So papacheck natin. Maganda lang dito sa Toyota na itataas yung sasakyan. So kung gagawa, pulido yung gawa, di ba? So we can be sure, makikita natin yung ginagawa nila. So yan, chinecheck nila yung gulong, kung may uga, pati yung mga tie rod at ano ba tawag yan, yung mga joint, ayun o, yung mga parang may ball joint doon sa so check-checkin din nila yan, pati yung chassis kung may problema. Ba naman yung dalawang tornilyo nung shock sa ilalim, ayun. So up and down na tornilyo, ayan, checkin din nila yan. Tsaka yung ball joint na yun. So yan, hinihigpitan na. Dapat pala yung torque niya, 32 Nm. So 20 Nm lang daw, sabi nung chief mechanic. So okay, hinihigpitan lang. Kasi pag masyadong maluwag, eventually luluwang yan. Tapos mas maraming damage yung magagawa. So yan, so again, 20 Nm lang yung higpit, dapat 32. So yan, ginamitan lang ng torque wrench. So nung chinek, wala naman siyang uga, although maluwag nga siya. So sinikipan, kasi hindi ko naman na ibabiyahi yung sasakyan. So I suggest yung mga sasakyan na bumiyahi na, pa-check nyo kagad, kasi delikado yun pag nasira. Mamaya papakita ko sa inyo yung coat kung magkano yung aabutin pag may mga nasira. So ayan, tinatanggal na yung gulong para ma-check ng mahusay yung mga bolt sa baba. Check din yung magkabilang side ng bolt kung maluwag. So far, hindi naman. So okay, good. Pero mamaya check din kung kung mahigpit siya, if it's tight enough. Check din yung tie rod kung may uga. So tie rod, yan yung naglilikod sa sasakyan. So kung may uga siya, so far mukhang wala naman, pati yung mga chassis, yung mga bolts, okay naman, everything seems to be in place. Sine-check din nila yung shock from underneath. Tapos kung may tagas yung mismong shock, okay naman. Kasi malaking problem talaga pag napabayaan yan ng maluwag. Tapos naitakbo mo ng matagal. Lalo na yung karsada natin dito sa Pilipinas. Napakalubak, panira ng sasakyan. So marami talagang masisira sa inyong oil filter niya. Final check kung masisikip lahat ng mga nut. Yan.
So yung sa baba, hindi na siya tinorth wrench kasi hindi naman daw talaga necessary yun eh. So yung sa taas kasi since iisang screw lang siya at yun yung pinaka cost nung recoil. Kasi nga yung specification ng torque daw sa manufacturer ay nagkamali. So natuwa naman ako sa sa Toyota, pinakiusapan ko yung mga tao doon kasi normally you can't be beside your car pag inaayos, 'di ba? So pinakiusapan ko kasi gusto ko talaga makita ano ginagawa nila. Tsaka syempre, para maipakita ko rin sa inyo, makagawa tayo ng video. Tsaka makita niyo rin first hand kung ano itsura ng ilalim ng mga Avanza natin. So ayan. Maganda naman yung gawa nila, makikita mo talagang chine-check nila ng mahusay. Tapos yung lugar malinis, which is good. So in a bit, papakita ko sa inyo yung initial quote ng Toyota, 127,000. Ito yung mga parts na maaaring masira. Ang nagpamahal dyan yung front and right fender, tsaka yung front and right shock. So as long as covered naman ang warranty, and kailangan palitan, papalitan lang, wala kayong babayaran dyan. So yan lang yung quote ng mga maaaring masira. 127,954.99. So para sa akin wala akong binayaran kasi maluwag lang yung tornilyo, wala namang mga damages, so thank goodness. So yun lang guys, hanggang dito na lang yung video. Thanks for watching. Pag may mga tanong kayo or comments, comment lang down below. Salamat sa panonood and please like and subscribe. Gagawa pa tayo ng mga ibang video. Thank you.